Magandang araw, April Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga bagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar series ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayon. Good morning. Good morning po. Isang mapagpala at maliksi at malusog na araw sa ating lahat. Lalong-lalo na siyempre sa ating mga magulang, sa ating mga kapwa-guro, mga guardians at siyempre sa ating mga minamahal na mga mag-aaral. Ako po si Teacher Nathan at kasama ko ngayon bagong-bago, fresh na fresh ang aming pinakabagong kapamilya dito sa MAPI 3, si Tutor Bernard. Tutor Bernard? Salamat, Tutor Nathan. Para sa pagpapakilala sa akin. Nakakatuwa, no? Dahil meron ganitong programa ang DepEd, nakaka-reach out tayo sa iba't ibang bata, sa iba't ibang panig. Yes, tama ka, Tutor Bernard. No? At syempre, last week na panood natin si Tutor Eugene at si Tutor Judel na nagturo ng music at arts, di ba, sa ating mga grade 3 learners. Tutor Bernard, alam ko mag-i-enjoy ka. This is a lifetime opportunity para po mabigyan natin, no, ng quality teaching and learning ang ating mga minamahal na mga grade 3 learners sa buong bansa. At syempre, bago yan, babasahin natin, no, special shoutout muna tayo sa ating mga live viewers, no? Unahin natin, no? From Joy Fernandez, watching from Balite Sur, San Carlos City, Pangasinan. Good morning, watching from Bacolor Elementary School. Hello po. From Lani Cruz, hello po. Good morning po, from watching from Sapang Elementary School, SDO, HN South Annex. At syempre, i-shout out din po natin yung mga nanonood ngayon. Si Kirk Aiden Javier Adriano, watching from San Nicolas Elementary School, Hagonoy West, Grade 3 po. Hello, Kirk! At stay put lang kayo dyan. Mag-i-enjoy kayo ngayon sa amin ni Tutor Bernard. At syempre, shout out din. Hello, hello. Kay Nadien Ferrer.
Nadien Ferrer, watching from Balite Sur, San Carlos, Pangasinan. At syempre kay Marites Malubay Kayabyab. Ayan, so shout out po kay Christian Pelota from FBES. Ayan, so Tutor Bernard, basahin po ang iba pa nating mga live viewers ngayon na nakatutok sa ating FB page. Go ahead. Medyo mabagal sa akin, no? Pero no, nababasa ko dito si shoutout kay Vanessa Art Marta Hidalgo. Good morning po. Good morning po. Kay Bernadette Barangan Racines. At Teacher Joy Uy from Melchor Aquino Elementary School. And teacher from Cuenca Central School, Angas. Good morning po. Salamat sa panonood sa amin. Ayan. Talagang ang lawak ng reach natin, no, sa Itulay. At syempre baka magtataka sila, bakit nga ba tayo nakaganitong damit, ano, medyo medyo iba yung ating paandar ngayon. Anyway, syempre samay na samay na, diba, Tutor Bernard? Ayan, so kailangan natin mag-get up ng pang-summer kasi medyo mainit na at no, excited na lahat. Pero syempre, stay put lang kayo dyan sa mga bahay ninyo, manood lang kayo ng mga Itulay tutorial sessions natin, no, sa lahat ng mga subjects natin. At syempre, mapapanood ninyo ito sa aming Facebook pages ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, at syempre ang DepEd tayo, DepEd TV YouTube, at DepEd EdTech Unit YouTube channels. Ayan. Yes, Tutor Bernard? Eto, may mga pahabol na shout-out. Hello po kay Vilma Cervantes. And eto, Edmond Cyrus Diaz from F. Benitez Elementary School. Abangan nila yung MAPE trivia natin, di ba? Mag-post lang kayo kung ano man pong inyong mga sagot sa aming trivia ngayong araw. I-post lang po niyan, i-comment lang po, at i-send lang po yan sa aming Facebook page ng Itulay. Output mo, i-share mo, MAPE 3 Itulay. Ayan. Ano nga ba ang aabangan nila ngayong araw, Tutor Bernard, sa ating dalawa? Ngayong araw, mauuna akong mag-tutor sa inyo, tuturo sa inyo sa PE 3. Ang aking topic ay tungkol sa Oras, lakas, at aloy. At pagkatapos ko, hindi ka agad kayo maghihintay ng matagal. Kasunod na natin si Tutor Nathan para sa Health 3. At ang kanyang topic ay matalinong pamimit. Ayan, oo, ano? Tama ka. Ano? Pero bago tayo dumako dyan sa inihanda mong presentation at lesson ngayong araw, shout out muna tayo kay Joy Nailim Hayabes Bariatos ng Doña Jonah Elementary School ng Quezon City. Good morning din po kay Rashid Malyari ng Melchora Aquino Elementary School. Ayan, at syempre good morning din po kay Lord John Ray De Los Santos from Don Enrique Bautista Elementary School, San Pablo City. At last shoutout po tayo, shoutout po sa Grade 3 Kakawati Francisco Benitez Elementary School, SBO Manila. Hilo-hilo po sa inyong lahat. At wag na nating patagalin pa, Tutor Bernard. Take it away, yes, para po sa ating PE3. Yes, good luck! Thank you! Thank you! Muli, isang magandang umaga sa lahat. Muli, isang magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayon sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ako ang inyong magiging tutor sa Physical Education 3. At ang ating paksa sa araw na to ay tungkol sa oras, lakas, at daloy.
Bago tayo magsimula ay atin munang pasasalamatan at pagbibigyan ng recognition ang ating reference material na ginamit sa araw na ito. Ang ating reference ay mula sa Pivot 4A mula sa Calabarzon Region na ilang PE3 module. Muli, ako ang inyong Tutor Bernard na makakasama ninyo tuwing Tuesday para sa Physical Education 2-3 sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ayun, no? Simulan na natin. Ngayong araw, ang ating asahan sa ating tutorial ay pagkatapos ng tutorial na ito, ay matutuhan nating matukoy at maisagawa ang iba't ibang klase o halimbawa ng iba't ibang kilos sa iba't ibang oras, lakas, at daloy. So ano ba yung oras, lakas, at daloy na yan? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. So bago tayo magsimula, gaya ng sabi ni Tutor Nathan kanina, magkakaroon tayo ng hashtag MAPETrivia. So ang ating MAPETrivia ay may kinalaman sa summer. So ito ang ating MAPETrivia. Nakita niyo ba yung larawan? Ito ay isang uri ng saranggola at isa sa mga paboritong gawain ng mga tao tuwing summer ay ang pagpapalipad dito. Yan. Meron kaya dito mga nakasubok ng magpalipad ng ganitong klase ng saranggola. Ano kayang tawag natin dito? Ang clue natin ay ito. 6 letters siya at may letter U at letter Y. Ah, para sa sagot niyan, manatili lang ang subaybay sa ating FB Live. Yan. So ito ang ating pinaka kaisipan sa araw na ito. Tandaan natin to, ha. Ang mga pagkilos sa bawat araw ay dapat na isinasagawa sa wastong paraan. Ulit nga natin, wastong paraan. Wasto sa lakas na ibinibigay, wasto sa tagal ng kilos, at wasto din sa pagdating sa pagdaloy nito. Ang mga elementong ito ay dapat na maisaalang-alang sa tuwing ikaw ay gagalaw. Simulan na natin sa unang elemento ng kilos. Oras. Yan. Ito oras na yun, no? Sa kilos, ang oras ay tumutukoy sa itinatagal ng kilos o ng galaw. Hindi natin titingnan dito yung orasan talaga. Ang titingnan natin ay yung tagal ng kilos o galaw. Ibig sabihin, kapag mas matagal na nagagawa ang isang gawain, ito ay tinatawag natin na mabagal. Kapag naman mas madali ang oras para makumpleto ang kilos, ang tawag natin dito ay mabilis. May mga kilos na natural na mabagal at natural na mabilis. Halimbawa na lang, tingnan natin ang paglakad ng isang pagong. Ayan. Diba? Nakakita na ba tayo ng pagong na mabilis ang paglakad? Di ba? Hindi. So, yun ay isang halimbawa ng mabagal na pagkilos. Samantalang sa mabilis naman, maaari nating halimbawa ang talagay niya. Ano kaya ang kadalasan na kapartner ng ano, ng pagong kapag ganyan, no? Yun, kuneho. Ang pagtakbo ng kuneho ay natural na mabilis na kilos. Okay? So yan ang ibig sabihin ng oras sa kilos. Yung elemento ng oras sa ating pagkilos, merong mabagal at merong mabilis. Para mas maintindihan pa natin, magkakaroon tayo ng iba pang halimbawa. Tumingin tayo dito. Sa unang larawan, makikita natin ang isang lalaki sa kanyang paglalakad. Yeah. Sunod, ang ikalawang larawan naman, makikita natin ang isang babae. Ano sa palagay niyo ang tawag sa kilos na yan?
para siyang nag-ano pa, no? Para tumatalon-talon pa siya, no? Sa habang siya ay naglalakad. So pag ganyan ang pagkilos, ang tawag natin diyan ay pagkandirit. Dalasan niya kapag masaya tayo naglalakad, ganyan yung nagagawa natin. At ang sunod naman ay paggapang. Kung susuriin natin mabuti, ang paglalakad, pagkandirit, at paggapang ay mabagal. Mabagal ang kanilang kilos. So pag tayo naglalakad, mabagal. Nagkakandirit, mabagal. At pag gumagapang, mabagal din. Ang kailangan lang natin malaman ngayon ay kung paano ba natin tiyak na matutukoy ang mga kilos ayon sa oras. So hindi naman pwedeng sabihin na yung paglalakad, mabagal, pagkandirit, mabagal din, tapos paggapang, mabagal din. Magkakaroon tayo ng pagkukumpara. So titingnan natin dito, ang pagkandirit ay mas mabagal sa paglalakad. Ayan. At pagdating naman sa dulo, palagay niya, ang paggapang, ang pinakamabagal na kilos sa tatlong yan. So maaari nating sabihin na ang paglalakad ay mabagal, ang pagkandirit ay mas mabagal sa paglalakad, at ang paggapang, ang pinakamabagal na kilos sa tatlo. Paano naman kapag ganito ang mga kilos? Ayan, ito yung uno, tumatalon-talon pa. Ang tawag natin dyan ay paglukso. Tingnan natin ang sunod na larawan. Ayan, ito ay medyo ano eh, medyo kakaiba tong word na to. So may matututunan tayong bagong salita. Kung napapansin nyo, siya ay patalon-talon na parang may tinatalonan na isa pang bagay. Ang tawag natin dyan ay pag-igpaw. Pag-igpaw ang tawag natin dyan. At ang sumunod ay, very good, yan ay pagtakbo. So kung kanina pinag-usapan natin ay tungkol sa bagal, ito ng mga kilos na to, ang tawag natin ay bilis. So masasabi natin na ang bawat isa sa kanila, ang paglukso ay mabilis, ang pag-igpaw ay mabilis, at ang pagtakbo ay mabilis din. And, kagaya ng ginawa natin kanina, hindi natin maaaring sabihin na silang lahat ay mabilis. Kailangan magkaroon tayo ng tiyak na pagtukoy sa bawat isa sa kanila. So masasabi natin na ang paglukso ay mabilis, ang pag-igpaw ay mas mabilis, at ang pagtakbo ang pinaka mabilis. Naiintindihan ba mga bata? So yan ang tinatawag natin na elemento ng oras sa pagkilos. Upang mas madaling maunawaan, meron tayo dito yung chart. May kinalaman sa oras. Ito yan. Anong nga ulit yung dalawa na uri ng kilos sa elemento ng oras? Meron tayong una, bagal. At anong nga yung mga uri sa bagal na yan? Tatlo? Mabagal, mas mabagal, at pinaka mabagal. At sumunod naman na uri ay bilis. Sa bilis naman, meron tayong tatlong kilos. Mabilis, mas mabilis, at pinaka mabilis. So yun ang elemento ng oras pagdating sa pagkilos. Dumako naman tayo sa susunod na elemento. Ito ay tinatawag na lakas. Lakas. Yung ba ibig sabihin ng lakas? Tingnan nga natin. Ang lakas ay tumutukoy sa bigat o gaan ng isang kilos. Oh, so depende pala, no? So anong paraan natin para matukoy natin ang lakas ng isang kilos? Tingnan natin dito. Meron tayong tinatawag na puwersa.
Okay, puwersa. So yan ang magiging batayan natin para masabi natin na isang bagay ay mabigat o ang isang bagay ay magaan. Kapag mabigat ang isang bagay, sasabihin natin na mas maraming puwersa ang kailangan natin para yon ay mabuhat o magalaw. Kapag sinabi naman natin na magaan, gagamit tayo na mas kaunting puwersa para yon ay mabuhat o magalaw. Yun ang ibig sabihin ng lakas. Pero para mas maintindihan pa rin natin, magkakaroon tayo ng iba pang halimbawa. Tingnan natin to. Bilang grade 3, halimbawa kayo ay magbubuhat ng isang upuan o silya. Para sa inyo ay magaan ba yan o mabigat? Tama si Andrea Liosala kasi sabi niya yan ay mabigat daw. Okay? So pag isa lang, yan ay mabigat. Imagine niyo, ang sakit sa katawan niya, no? Dadagdagan pa yan ni Tutor Bernard. Paano kaya pag ginawa na nating tatlong upuan? Kaya pa? Mabigat pa rin, di ba? Okay, sige. Tingnan natin yung last. Kaya pa ba? Tuloy natin, ha? Okay. Yun, anim. Anim na silya. Kaya pa ba nating buhatin? Kaya pa, pero mabigat pa rin. So, yun ang ibig sabihin natin sa bigat. So, tingnan natin dito. Pag isang silya lang, mabigat. Tatlong silya, mabigat. At kapag anim na silya ay mabigat din. Pero kagaya ng ginawa natin sa oras, palagay niya, anong gagamitin natin dito na pagkukumpara? Para matukoy natin. Yes, Zaijan Solito, very good. Meron siyang ginagamit ng mga salita. Meron siya sinabi mabigat, mas mabigat, at pinakabigat, mabigat. Very good. And si Richard Malyari. Okay, tingnan natin kung tama yung mga sagot ninyo. Kapag isa lang, mabigat. Pag tatlo, o mas marami na, mas mabigat. At kapag anim na, yan yung pinakamabigat. Hingi na tayo ng tulong kay nanay at tatay niya, no? Okay? O, isa pa. Ito naman, tingnan nyo ako dito, ah. Kasi kailangan nyo akong tulungan dito, medyo mabigat to, eh. Tingnan nyo to, ah. Eto. Ayan, di ba? Tingnan nyo. Ang dami kong buhat-buhat na lapis. Ilan to? Wow. Sampu. Sampung lapis. Sampung lapis ang aking buhat-buhat. Sa palagay ninyo, ito ba ay mabigat pa rin? Ito ba ay mabigat pa rin sa palagay ninyo? Okay? So dahil ito ay hindi na mabigat at kakaunti ang pwersa na gagamitin natin, yes, Kurt Aiden Adriano, tama siya. Ang gagamitin na natin na salita para dito ay magaan. Okay? So pagka nagbuhat ako ng 10 lapis, ito ay masasabi kong magaan. Eh kung magbabawas ako halimbawa, titira ko na lang ay 6. Ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari? Magaan? Magaan pa rin? Ano nang tawag natin doon? Mas magaan na. Okay, tama. Paano naman kung ito? Teka lang, ha. Ito na lang. Isa na lang. Ano masasabi natin dito na pagtukoy? Ito na ang ating tinatawag na yes, Samara. Ay, nilahat na ni Samara de la Cruz. Sabi ni Samara de la Cruz, magaan, mas magaan at pinaka magaan. So yun yung ibig sabihin natin sa lakas na elemento ng pagkilos. Okay? So para mas maintindihan natin, ito yung ating ay maraming salamat sa mga sumasagot, ha. Hindi ko nababasa lahat pero nakikita ko ang gagaling ninyo, tama yung mga sagot ninyo. Okay? So ito yung elemento natin ng lakas. Ang una ay bigat. So pag sinabi natin pag mabigat, kailangan mas maraming puwersa, no? Okay? Mabigat. Kapag mas marami pa ulit ng puwersa, mas mabigat
At kung talagang todong-todong pwersa na ang kailangan natin, pinakamabigat na ang tawag natin doon. Sagaan naman, galing niyo dito, wala na ako sinulat sa ano ha, sa presentation, pero kayo mismo nakuha ninyo. Okay. Magaan, mas magaan, at pinakamagaan. Okay? So natapos na tayo sa oras, natapos na tayo sa lakas. Ang susunod ay tinatawag natin na daloy. Ayan, daloy. O sa English, ang tawag natin dyan, flow. Okay? Ano ba ibig sabihin ng daloy? Dito, ang daloy ay maaari nating mauwi sa dalawang kilos. Ang tinatawag natin na malaya at hindi malaya. Tutor Bernard, ano ba ibig sabihin ng malaya at hindi malaya? Tingnan natin. Pag sinabi nating malaya, ang ating pagkilos ay hindi limitado, walang estruktura, at tuloy-tuloy. Yun ang ibig sabihin ng malayang daloy ng kilos. Walang limit, walang structure, at tuloy-tuloy lang ang ating pagkilos. Pag sinabi naman nating hindi malaya, syempre, kabaligtaran lang nung sa malaya. So kung siya ay hindi limitado, siya ay limitado naman sa hindi malaya, may estruktura sa hindi malaya, at hindi tuloy-tuloy sa hindi malaya. Magbibigay ulit tayo ng iba pang mga halimbawa para makuha natin yung ibig sabihin. Okay? So, ito isang halimbawa. Ay, kita agad. Sayang. So, ano halimbawa ng malaya? So, ito yung una. Tingnan nyo mabuting ginagawa nung nasa screen. Ayan. Tayo, ginagawa natin to, di ba? Ito yung tinatawag natin na paghinga. So, lahat tayo ay humihinga. Pero, ito ay hindi limitado, walang estruktura, at tuloy-tuloy. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ay, tutor, hihinga ako ngayon, pero mamaya hindi na ako hihinga. Hindi naman pwede yan, di ba? Okay? So, wala rin estruktura. Hindi mo kailangan nakatayo para makahinga. Kahit nakahiga ka, kahit naliligo ka, kahit kumakain ka, humihinga ka pa rin. At tuloy-tuloy, hindi natin pwedeng pahintuin ang ating paghinga. Nagigets yung ibig sabihin ng malaya? Okay, sunod tayo. Ayan, ito. Ito yung pinakaiiwasan natin sa panahon ngayon eh. Tingnan nyo mabuti. Pagbahing. Diba? Pagbahing. Ayan, hindi yan talagang maiiwasan. Pero, maaari natin takpan ng ating bibig kapag tayo ay babahing. So, kaya yan ay malaya dahil, ulitin natin, malayang nakaupo, hindi limitado, walang estruktura, at tuloy-tuloy pa rin yan. So, halimbawa naman tayo ng hindi malaya. Eto, gusto ko hulaan nyo itong ano, hulaan nyo itong mga larawan dito. Kung kanina bumabahing, ano ba magandang paraan? Halimbawa, bumahing ka, ano ba magandang paraan para matanggal yung germs sa katawan mo? Magiging halimbawa natin yung sa hindi malaya. Halimbawa, ako bumahing. Anong gagawin ko sa kamay ko? Tingnan niya natin. Ang una ay Ayan, sige, ulitin natin ha. Ulitin natin yung tanong kanina. Yan. Sa hindi malay, tatakpan ng bibig. Halimbawa, natakpan na yung bibig, Joy. Joy Fernandez. Si Jacob Estrella. Ayan, very good. Ang kanyang sagot, mag-sanitize. Meron pang isa. Meron pang isang sagot. Mag-sanitize, ano pa isa? Yes, Christian Joy Sinsuan. Nakita ko rin yung tamang sagot. So yung dalawang yun ay isang ay mga halimbawa ng hindi malaya na kilos. So ang una ay paghuhugas ng kamay. Yes, tama. At sumunod ay pag-sanitize ng kamay. Yan. Bakit sila hindi malaya? Dahil, unang-una, yan ay limitado. Pangalawa, may struktura, di ba? May tamang paraan para paghuhugas ng kamay. At yan ay hindi tuloy-tuloy. Ibig sabihin, pwede nating itigil ang paghuhugas ng kamay anumang oras natin nais. Okay? Naiintindihan na ibig sabihin ng malaya at hindi malayang pagkilos?
Sunod na natin. Yan. So ito yung daloy. Malaya. Kapag hindi limitado, walang estruktura, at tuloy-tuloy. Sunod, kapag hindi malaya, ito ay limitado, may estruktura, at tuloy-tuloy. Ang galing nyo, ah. Okay. So, dahil dyan, ayun na, tapos na pala tayo sa tatlo, no? Meron tayong oras, lakas, at daloy. Ang bilis natin dun, ah. So, tandaan na lang natin tong mga kaisipan na to. Sabi dito, maikukumpara natin ang mga isinasagawa nating kilos sa araw-araw kung alam natin ang mga elemento ng oras, daloy, at lakas. Tunay nga na kinakailangan natin itong malaman upang maisagawa natin ang iba't ibang kilos sa wastong paraan. Inulit-ulit natin yung salitang wasto dahil ang bawat kilos ay natatangi sa bawat iba pang kilos. Ang ibig sabihin nun, halimbawa, pag tayo ay naglalakad, hindi naman kailangan mabilis maglakad. Hindi naman kailangan mabagal lagi paglakad. Pag kumakain tayo, hindi palaging mabilis, hindi palaging mabagal. So dapat inaalam natin base sa panahon at saka ng oras. Okay? Tingnan natin to. Subukan natin sagutin ang ating mga gawain. Ready na tayo? Comment-comment na lang sa mga sagot, ha? Okay. Unang tanong. Okay. Pwede na, ha? Alin sa mga ito ang pinaka mabagal? Comment nyo lang yung answer ninyo. Ito ang mga pagpipilian natin. Pagong, puhol, at langgam. Okay, ready? Pakisagot nga. Maghihintay ako ng mga sagot sa chat box. Okay. Joy Fernandez, ang sabi ni Joy Fernandez ay pagong. Ang tinatanong natin ay pinakamabagal, ha? Tignan natin. Si okay, puhol. Okay, may nakita akong tamang sagot. Madami na sila actually. Ang tamang sagot ay puhol. Yan. Siya ang may pinakamabagal na kilos sa tatlong yan. Okay? Yes, snail. Tama. Sunod. Alin sa mga ito ang pinakamabilis? Isa lang, ha? Kasi sabi natin pinaka, di ba? So, dapat isa lang ang sagot. Okay? Sa mga sumagot ng kuhol, very good. Yan. Aso, kuneho, at kabayo. Naku, parang napakadali nito sa inyo, ha? Pinakamabilis naman ang tinatanong ngayon. Yan. So, ang tamang sagot. Nakita ko na rin. Tamang sagot ay kabayo. Kayang-kaya naman pala eh. Okay? So, parang nadadali ang kayo. Hirapan natin ng konti yung mga tanong natin. Hirapan ko ng konti. Okay, ready? Isa ay sa mga salita mula sa mabilis hanggang sa pinakamabilis ang kilos. So, aayusin nyo na ngayon yung mga salita na nandito. Ha? Motorsiklo, bisikleta, at kotse. Yan. So, hintayin natin. Ayusin nyo siya. Ano yung makukuna? Motorsiklo, bisikleta, o kotse. Ano yung mabilis? Mas mabilis? Pinakamabilis. Okay? Yan. Marami na sumasa. Oop. Nasa na? Yan. Ah. Tingnan natin kung may mga sumasagot na. Tingnan na ang sagot ni eto, may nakikita na akong mga tamang sagot, Jacob Estrella at Samara de la Cruz. Ang sagot nila ay bisikleta, motorsiklo, at kotse. Eto ang tamang sagot. Okay, very good. Salamat sa mga sumagot. Sunod tayo. Isa pa ulit. O, tinatanong na natin, ha, yung tatlo, ha. Tatlo na siya. Yeah. Ito naman,
mula sa mabagal hanggang sa pinakamabagal ng kilos. Parang napakita ko na to kanina. Tignan niya natin kung naaalala niyo to. Pagkandirit, paggapang at paglalakad. Okay? Yeah. So dito naman ang tamang sagot ay yan. Para mabilis tayo. Paglalakad, pagkandirit at paggapang. Mabagal ang paglalakad, pagkandirit yung mas mabagal at pagkatapos ay paggapang ang pinakamabagal. Okay? Congrats sa mga tamang sagot. Okay. Ito naman ay mula naman sa mabigat hanggang sa pinakamabigat. Ito, pagtulak ng tatlong kahon, anim na kahon, at apat na kahon. Alin dyan ang mabigat, mas mabigat, at pinakamabigat? E? Tatlong kahon, anim na kahon, at apat na kahon. Siyempre, kitang-kita agad natin ang tamang sagot na mabigat yung tatlong kahon. Yes, actia libatike. Sorry kung mali ako ng ano ha, ng pag-pronounce. And Chaskiel Montevirgen, tama yung mga sagot nila. Tatlong kahon, apat na kahon, at anim na kahon. Okay, very good. At last natin, isa ay sa mga salita mula sa magaan hanggang sa pinakamagaan na kilos. Ito naman, magaan sa pinakamagaan. Yan. Pagbuhat ng plato, pagbuhat ng unan, at pagbuhat ng lapis. Tingnan nga natin, ano yung magaan, mas magaan, pinakamagaan. Yes? Hintay tayo ng tamang sagot. Okay, good. So, meron na dito. Ang magaan ay yung pagbuhat ng unan, mas magaan ang pagbuhat ng plato, at pinakamagaan ang pagbuhat ng lapis. So, example ko kanina, di ba? Okay? So, yun ang ating aralin sa araw na ito. Bago tayo maghiwa-hiwalay, meron muna tayong gagawin para sa ating output sa MAPE 3. Ang gagawin nyo lang ay magpakuha ng larawan habang nagsasagawa ng isang gawain sa loob ng bahay. So, hindi kailangan lumabas ng bahay, ha? So, gawa kayo ng kahit ano sa bahay, picturean, tapos tukuyin nyo kung anong elemento ng kilos ang makikita at kung anong uri ito. So, ito yung halimbawa natin. Yan. So, nakikita nyo yung picture niyan. Naglalakad sila. So, lagay natin dyan oras, tapos mabagal. And then, sa lakas naman, ito, nakikita nyo, nagbubuhat siya, di ba? So, pwede nyo sabihin na yun ay lakas at siya ay mabigat. Okay? I-post natin ang ating mga gawa sa Itulay at huwag nyo akong kalimutang itag para ma-feature natin ang inyong mga output para sa next week. Okay? At ang ating pinakaabangan na sagot para sa MAPE Trivia, Saranggola at mahilig na pali pa rin ng mga tao, ito ay tinatawag na Guryon. Yan, Guryon. At maraming salamat sa mga nanood sa ating session ngayon sa PE3. Ang susunod na natin ay ang Health 3 kasama si Tutor Nathan. Maraming salamat sa pakikinig. Hello, Tutor Nathan. Hello, Tutor Nathan. Hello. Ayan. Alright, so maraming salamat, Tutor Bernard, sa pagbigay sa amin ng napakasiksik at liglig na topic no, tungkol sa oras, lakas, at daloy ngayon. Alright, so ngayon po ay marinig nyo at matutunan naman natin sa Health 3. Thank you, Sir Bernard. See you later pala. Okay. Alright, so ang ating aralin ngayong araw, nasa ikatlong linggo na tayo
ng third quarter ay tungkol sa matalinong mamimili. Ano nga ba ang matalinong mamimili? Ako nga pala si Tutor Nathan at syempre maraming maraming salamat sa bumubuo ng Pivot 4A na gumawa ko ng module na ito. Ayan. At syempre mamaya i-share niyo po ang inyong mga output at yung mga larawan habang nanonood sa ating Itulay tutorial sessions. Sa output mo, i-share mo MAPE3 Itulay at huwag kalimutang gumamit ng hashtag MAPE3via at hashtag MAPE3rific. Ayan. So, ang layunin natin ngayong linggo o ngayong araw, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang umatukoy mo ang mga katangian ng isang matalinong mamimili. Alright. Pero bago yan, ito po ang ating MAPE trivia ngayong araw. At syempre, shoutout po muna tayo sa mga nanunood ngayon. Sina Andrea Liusala, Melba Valdez Soto, Jasmine Medrano Castro, ayan, Mavi Docto, Colleen Cesar, ayan, ang Grade 3 Matapat. Hello po sa inyong lahat. At ang ating MAPE trivia ngayong linggo, ano ang tawag sa kasanayan ng isang mamimili upang hindi masayang ang perang ginamit sa pagbili ng iba't ibang produkto at serbisyo? I-comment niyan sa ating comment section sa baba. Ayan, so ito po yung hint natin, no? Ito ay binubuo ng 8 letra. At may given letters po tayo na letter T at letter O. Ayan, so comment niyo po yan sa ating comment section dito po sa FB page natin. Alright. So, balik-aral muna tayo. Noong nakaraang linggo, nakasama niyo po si Tutor Victor dito po sa Health 3. Ayan. So, diniscuss niya at pinaliwanag niya ang tungkol sa mamimili o consumer. Ang consumer o mamimili ay taong bumibili ng produkto o gumagamit ng serbisyo para matugunan ang kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng produkto o serbisyong binili. Siyempre, ikaw, ako, tayong lahat ay kini-consider natin na consumer o mamimili. So, anuman po yung binibili nila, like produkto man yan, no? Pagkain man yan, o syempre, serbisyo man yan na galing sa mga driver natin, sa mga doktor natin, sa mga dentista natin, sa mga guro natin. So, lahat po tayo ay mamimili o consumer. Ipinaliwanag din ni Tutor Victor ang consumer's health. Ito ay ang desisyon na ginagawa tungkol sa pagbili ng produkto, paggamit ng impormasyong pangkalusugan at serbisyo. At may tatlong consumer's health tayo. Ito nga po yung impormasyong pangkalusugan. Ito yung nakikita nating mga flyers, no, mga tarpaulin at ibang mga ads sa TV. No? Like for example, yung Department of Health, yung mga IATF natin ng mga signages at mga ads. No? Isa yun sa mga halimbawa ng impormasyong pangkalusugan natin. Ayan. Siyempre, kung paano tayo mag-iniwas sa mga sa virus, no, na ating naranasan ngayon, yung paghugas ng kamay, yung pagsusuot ng mga face mask at face shield. So lahat po 'yon ay nakaangkla doon sa impormasyong pangkalusugan. At pangalawa ay ang produktong pangkalusugan. Ano nga ba mga produktong pangkalusugan na nabibili natin? Siyempre, ito yung mga gulay, pagkain, prutas, vitamins, lahat po yun ay halimbawa ng produktong pangkalusugan. At siyempre, ang serbisyong pangkalusugan, ito yung mga taong nagbibigay sa atin ng serbisyo. Unang-una, siyempre, yung ating mga frontliners na mga doktor, mga nurses, at siyempre, yung ating mga guro. Siyempre, mga frontliners din yan. At siyempre, yung ating mga drivers, di ba? Na siyempre, sila ay talagang matyagang hinahatid tayo sa mga destinasyon natin. So, isa sila sa mga halimbawa ng mga serbisyong pangkalusugan. Yung mga hospitals natin, yung mga facilities natin na nag-o-offer ng serbisyong pangkalusugan ay halimbawa din syempre ng serbisyong pangkalusugan o consumer's health. Alright? So, ngayong araw, alamin natin, no, kung ano nga ba ang matalinong mamimili. Ito o ang pagiging matalino habang namimili o ikaw ay mamimili, mahalaga ito upang hindi masayang, no, ang pera
na ating ginagamit sa pagbili ng iba't ibang produkto at serbisyo. Syempre, iniisip po na natin kung ano ba talaga yung una natin i-consider yung mga factors bago natin bilhin ang isang bagay o produkto. Syempre, importante ba ito? Mahalaga ba ito? May kalidad ba ito? At pasok ba ito syempre sa pera natin o sa budget natin? Yun yung mga factors na dapat i-consider natin. Diba? So, shout out tayo kila Dixon Makabuwa Garrido. Hello po. Kay John Mark Cogumok. Ayan. At kay Raquel Liemet Arsenal. Good day. Watching from HES 1. Josh Anthony Arsenal. Grade 3 Section Venus. Ayan. So, yon. Hello po kay Romy Fernandez. Kay Nenya Punto Rodriguez. Kay Sabria Salas Manalansan. Maraming maraming salamat po sa pagtutok dito po sa ating MAPI3 Italy online tutorial. Ayan. So, tingnan po natin ang larawang ito. So, kung ikaw po ang babae niyan o ikaw po ang nasa larawan, alin po kaya ang pipiliin mo? Yung bag na may 50% off? O di kaya yung bag na may halagang 1,500 pesos? Ayan kaya ang susundin mo? O ang bibilhin mo sa dalawa? Alright. So, kung ikaw po ang bibili, alin po kaya ang iyong bibilhin? Ayan. So, malalaman natin yan as we go along dito po sa ating tutorial session. Ayan. So, syempre, bago natin bilhin yung mga produkto, diba? Minsan, tinitingnan natin kung ito ba ay promo. Kasi, syempre, doon tayo, naiinganyo tayong bilhin yung mga produkto natin, diba? Pag may promo. Halimbawa, pag bumili tayo ng mga toys natin o yung mga laruan, pag bumili tayo ng dalawa, may libreng isa. Kaya, minsan, naiinganyo tayo na bilhin ito dahil may libreng isa pang toy o isa pang laruan. At syempre, pag big sale, no? Halimbawa, pag bumili tayo ng mga school supplies, ng mga damit, pag halimbawa may 50% off or 20% off, parang feeling natin kasi makakatipid tayo doon. Kaya minsan naiinganyo din tayo bilhin ang produkto. Pero syempre, hindi lang din dyan nagtatapos. Dapat isipin natin, dapat maging wise buyer tayo o matalinong mamimili tayo. So, ang mga sunod na mga slides na aking ipapaliwanag, ito yung mga dapat nating tandaan bago natin bilhin ang mga produkto na ating nakikita sa palengke, sa mga malls, or sa mga online natin na mga nakikita, no? Sa mga online na shop natin. Ayan. So, ang i-discuss ko ay mga katangian ng isang matalinong mamimili. May mga nagsumagot na sabi ni Mavi, sabi ni Nadine, na 50% off daw. Pero tingnan natin, no, kung bakit nga ba 50% off ang hinili ng mga live viewers natin. So, hello po sa ating mga live viewers. Ayan. So, unang-una na factor natin ay mapanuri. Ano nga ba ang mapanuri? So, ang matalinong mamimili ay matiyagang tinitingnan ang sangkap, timbang, at expiration date ng produkto. Tulad po nito. Ayan, tingnan nyo po ang nasa larawan. Diba? So, nakikita natin dyan na tinitingnan na bago niya bilhin, tingnan niya muna, baka naman bukas expired na yung product na ito o pagkain na ito. Tingnan din po natin yung kanyang timbang o yung kanyang weight, no, kung talagang eksakto ba yung halimbawa pag 3 pag 2 liters, pag 1 liter or 1 gram, sakto ba doon sa timbang nila. So dapat maging mapanuri tayo, no. Maging wise tayo sa pagbili ng produktong ito. Syempre hindi lang 'yan. Syempre yung mga sangkap, 'di ba? Tinitingnan natin yung mga nutritional facts, doon yung mga nutritional contents ng ating mga produkto bago natin bilhin kung ito ba ay nakakatulong sa ating kalusugan. So, isa din yan sa pinaka-importanting factor. Kaya, pag kayo sumama, no, kasama inyong mga magulang o inyong mga ate at kuya, pag bumili kayo, no, sa tindahan o sa mga sa ating mga supermarket, no, yan ay sasabihin nyo, no, na dapat i-consider nila yung mga ingredients, ng mga sangkap, yung timbang, at syempre yung mga expiration date. Alright? Okay, so yun po ay mapanuri. Okay, ay kalawa naman ay hindi nagpapadaya. Dapat lang hindi tayo nagpapadaya sa mga ano natin, sa pag tayo ay bumili, no? So ang matalinong mamimili ay alerto dapat, maging alert, mapagmasid,
at handang itama ang pagkakamali ng nagtitinda. So pag tayo ay bumibili sa tindahan, dapat tinitingnan muna natin. Pag bumili tayo ng halimbawa, isang kilong oranges or pongkat or apple, dapat tinitingnan din muna natin bago natin tanggapin yung produkto kung tama ba. Tingnan yung pag-timbang, di ba? At syempre, tingnan niyo po, ano kaya ang ginagawa ng cashier doon sa customer na yan? Ayan, hello po sa kay Christine Joy Lasik. Hello po sa inyo. Kay Romy Fernandez, good morning po. Kay Shinyuan Clavio, maraming salamat po sa panonood. Syempre, nakikita natin sa pictures, no? Hindi dapat nagpapadaya pag tayo, syempre, bago kayo umalis doon sa tindahan, bago kayo umalis doon, pag binibigyan kayo ng supli, dapat bilangin natin ito kung tama ba talaga ang pagsupli. Kaya dapat marunong tayo magbilang ng pera. Kasi kung hindi tayo marunong at aalis lang tayo, naku po, nadaya na tayo ng nagtitinda at naisahan na tayo. So isa dapat sa iisipin natin na hindi dapat nagpapadaya. So tingnan ang pagtimbang ng ating produktong nabili at syempre tingnan din po ang supli bago tayo umalis sa store o tindahan. Ayan. Ang ikatlo naman, ang matalinong mamimili ay marunong maghanap ng alternatibo. Correct. Dapat may alternative tayo. Dapat may kapalit tayo doon. Upang matugunan ang pangailangan natin, no? Dapat marunong tayo. Halimbawa po sa larawan. Tingnan niyo po ang nasa larawang ito. Dalawang damit ang nabili na po sa isang department store. Ang isang damit ay nagkakahalagang 100 o 100. At ang isa namang damit ay 200 o 200 pesos. Sa tingin nyo kaya, ano kaya ang mainam na bibilihin ni ng lalaki na nasa picture natin? Yung 100 pesos ba na damit o yung 200 pesos? Kung kayo po ay isang grade 3 na mamimili o kayo po ay nasa kalagayan ng batang yan, ano po kaya ang pipiliin ninyo? Yung t-shirt, yung damit ba na halagang 100 o yung halagang 200 pesos? Alin po kaya ang inyong pipiliin? Pwede po nating i-comment yan. Hello po kay Arian Joy Recinto. Okay, sabi ni John Mark Kogomok ay 100 pesos. Yung sabi naman ni Shin Yuan Clavio ay 100 pesos. Ayan. So, hello po Mar Benedict Villanueva. Kakapasok lang po niya sa atin. Sabi naman ni Derek Arizala yung 100 at ni Akisha, ni Christine, ni Nadine, ni Rome, ni Zijon, ni Jacob. Ayan. Sabi nila 100 pesos. Tama po kayo. Pipiliin natin syempre yung 100 pesos. Bakit nga ba 100 pesos? Tingnan nyo po. Ang dalawang t-shirt natin ay halos magkaparehas lang. Pero pagkaiba ng presyo. Syempre, doon tayo sa makakatipid tayo. So, pipiliin natin yung 100 pesos. Unang-una, parehas lang yung presyo. Parehas lang po yung kalidad. Parehas lang po yung design. Parehas din po na uri ng tela. Syempre, i-consider na natin ngayon ang alternatibo. Meron tayong alternative na pipiliin natin ang 100 pesos na presyo ng damit natin. So, very good po yung mga nag-comment ng 100 pesos. Ayan, so. Alright. So, ika-apat ay dapat makatwiran din tayo. So, ang matalinong mamimili ay sinisigurado na kapakipakinabang ang kanyang biniling produkto. Masusi niyang pinag-aralan ang kalidad at presyo ng produkto bago ito bilhin. Tulad po ng nasa larawan. Tingnan niyo po. Parehas lang po na pagkain o curls o ang kinuha ng babaeng nasa larawan natin. Pero ikinukonsider niya ito kung ang presyo ba ay akma doon sa kalidad ng produkto. Okay? So, dapat ganun din po. No? Tingnan muna natin yung price nitong product na ito kung talagang worth ba ito bilhin doon sa kalidad ng produkto na ito. Halimbawa, bumili tayo ng tinapay. So, halimbawa, ang tinapay ay halagang 5 pesos. Ang liit ng tinapay. So, minsan naiisip natin, worth ba yung price ng tinapay sa size o sa laki ng tinapay na bibilhin natin? So, dapat yun ay mga i-consider natin. Halimbawa po itong basong hawak ko ngayon. So, may dalawang baso po ako.
no? Magkaiba po ang kanilang design, magkaiba din po ang kanilang halos parehas lang po ang laki, pero halos parehas lang din yung ano, no? Colorless sila. So minsan naisip natin, ano ba talaga yung bibilhin natin? Ito pong baso na ito o ito, eh halos parehas lang din naman ang presyo. Alright? So syempre, titingnan natin yung kalidad. Kung saan ba yung makapal. Syempre, pili natin yung makapal. At syempre, piliin natin yung matibay. So yun po yung ating dapat i-consider. So kung kayo ay bibili ng mga produkto na iyan, piliin natin syempre hindi lang dun sa makakamura tayo, but syempre yung kalidad ng produkto, i-consider din natin. Alright? So halimbawa po, dito sa ball pen na hawak ko, iba ang color ng ito, iba din po ang color ng ball pen na ito. So minsan, naisip natin, halos parehas lang din naman ang presyo, pero itong ball pen na ito, medyo nagustuhan ko ito kasi nga, maganda yung pagkasulat, maganda yung ink pag isinusulat ko sa aking notebook. Ito naman, medyo hindi ganun ganda yung kulay, no, pag ginagamit ko. Syempre, doon, i-consider naman natin yung kung saan tayo masasatisfy, kung saan ba tayo masisiyahan. Ito bang ballpen na ito, no, kung saan maganda yung sulat, o itong hindi gaano. Eh, halos parehas lang din naman ang presyo. So, pipiliin ko ang ballpen na ito dahil dito, mas lamang at hindi po ako tinipid. Alright? Dahil mas maganda ang sulat nito. Alright? So, maraming salamat. Ayan, so, yun po ay dapat tayo ay makatwiran sa mga produkto natin. Maging wise tayo, mapagmasid sa ating bibilhin produkto. Ganun din po sa damit. Eh halimbawa, ang damit mahal pero nipis. So minsan, doon pa nga sa mura pero makapal naman at medyo matibay, no, ang uri ng tela. So yun po yung pipiliin natin. Nakamura na tayo at tayo ay nakatipid pa tayo, syempre, hindi pa tayo lugi doon sa kalidad ng produkto na ating binili. Ganon din po sa mga school supplies, no? Tulad ng ballpen na ipinakita ko kanina. Ayan. So, ikalima naman ay sumusunod dapat sa budget. Yes, importante ito, no? Huwag tayong bumili ng hindi naayon sa budget o pera natin. Dapat bibili tayo ayon sa ating kakayahan. Iiwasan natin, yo, ang pagbili ng produkto na hindi naman kailangan. Halimbawa, ang pagbili ng produkto na hindi naman natin kailangan o di kay dahil mayroon lang yung friends natin o kaibigan natin, nakita lang natin sa Facebook na uso ito, pero hindi pasok yung ating budget o yung pera natin. So, wag nating pilitin na bumili ng gusto nating bagay. Alright? So, halimbawa, dito naman po sa ika-anim na katangian ng isang matalinong mamimili, hindi nagpapadala sa anunsyo o mga ads. So, ito ay binibigyan dapat halaga ang kalidad at pakinabang ng isang produkto at hindi tayo nagpapadala sa mga anunsyo na makikita natin sa media, sa TV, sa Facebook, or sa YouTube, or sa mga iba pang mga advertisement platforms na napapanood natin. So, huwag po tayo magpadala doon dahil ba porket ini-endorse ito ng artista, eh matibay na ito? Porket ba ini-endorse ito ng isang sikat na influencer or sikat na na personalidad, ay pwede na itong gamitin o safe na itong gamitin o pwede na itong bilhin? So, i-consider natin, balikan natin yung ikalima natin, pasok ba ang budget natin? Alright? Pangalawa, no? Hindi po tayo dapat nagpapadala doon sa mga sale, no? Kasi nga, minsan pag sale na yan, hindi natin sigurado kung ito ba ay matibay, kung ito ba ay kalidad. Alright? Pag sinabi natin kalidad, yung pinakamataas na uri ng isang produkto. Alright? So, tulad po nito, hindi naman niya siguro kailangan yan, di ba? Siyempre, ganyang kadami o ganyang kadaming binili niya dahil nagpadala siya sa announcement na garage sale daw. Pero, sa tingin niyo ba kailangan niya lahat yan? Hindi. Hindi niya kailangan lahat ng mga nabili niya. Siyempre, consider din natin dyan yung budget natin. Hindi ba? Siyempre, after yan, ang dami o
ang laking pera na nagastos natin. So yun, yung lahat po yun ay konektado, no? So yung budget, 'di ba? Yung ads. At syempre ito po, hindi ba porket in-endorse ito ng sikat na artista, bibilihin na natin ito. So hindi naman ibig sabihin na lahat ng ini-endorse ng artista ay matibay o pasok doon sa quality standards, no? Although yes, pasok din naman sa quality standards yung mga ini-endorse nila ng mga product. Pero isipin din natin yung budget natin. O wag po tayo magpapadala sa mga kapitbahay or sa mga friends natin o nakikita natin sa mga advertisement, no? Na uso ito. Wag po tayo magpapadala sa uso. Syempre, i-consider natin yung mga bagay na kung saan kahit na tayo ay bibili lamang dito sa maliit na store na ito, pero matibay na, samantalang bibili tayo dito sa store na ito na sobrang sikat, pero hindi naman ganun kasarap ang kanilang produktong binibigay o binibenta. Syempre dun tayo sa hindi ganun kasikat na store, pero masarap na at may kalidad pa ang kanilang produkto. Ayan, so dapat i-consider natin yung mga bagay-bagay na yun. Alright. Okay? So, dahil dyan, so meron tayong anim, no, na mga katangian ng isang matalinong mamimili. Ayan, pa-shoutout daw po, sabi ni Dixon Garrido, pa-shoutout na po Sir Nathan, kay Damian Christoph Garrido. Hello po, kay Eljan Zaid, kay Eljan Vince Tanahara Arahado, Arado. Jan Vincent Parba is watching. Hello po, kay shoutout po sa Grade 3 Just and Grade 3 Humility ng Nyog Elementary School. Greetings coming from your teacher, Jasmine Medrano Castro. Hello po sa inyong lahat. Ayan. So, natatandaan niyo pa ba yung anim? Ano kaya yung, magbigay nga po kayo ng mga katangian ng isang matalinong mamimili na na-discuss ni Tutor Nathan kanina? Pwede niyo po ba ito i-comment sa ating comment section sa baba? Ayan, hello po kay Angelito Alpuerto, kay Mar Benedict Villanueva, hello po. Kay Jeff Cotamora, pa-shoutout po ang mga grade 3 teachers, hello po sa inyong lahat, mga kapwa kuguro. At kay Iliana Marie Gumasing, hello po sa inyong lahat. Ano po kaya ang anim na iyon? O, unang-una, syempre, ikaw ay mapanuri. Ikalawa, hindi nagpapadaya. Marunong dapat maghanap ng alternatibo at makatwiran. Sumunod tayo dapat sa budget at hindi nagpapadala sa anunsyo. Ayan po yung anim na yun. Pero dito, tingnan natin ito sa gawain sa pagkatuto. Dalawa na makita sa page 19 ng inyong module. Unang tanong, yan. Binibilang ni Alex ang sukli bago umalis sa tindahan. Ano kayang katangian ang ipinapamalas ni Alex? Sabi niya, binibilang daw niya yung sukli bago umalis sa tindahan. Ano po kaya dyan sa anim na iyan ang katangian ni Alex? Ayan, so sabi nila, ayan, tama po kayo, hindi, ano po yon? Hindi nagpapadaya. Ayan, very good. Alright. Ikalawa, mas pinili ni Ana na bilhin ang bag na matibay kaysa sa bag na iniendorso ng sikat na artista. Ano po kaya ito? Alright, tama po si Nadine Ferrer. Hindi nagpapadaya. Sabi ni Christine, hindi rin po nagpapadaya. Ayan. So tama po kayo, ang gagaling nyo naman. So, ikalawa natin, mas pinili niya daw ang bag na matibay kesa sa bag na inendorso ng artista. Yes. Alright. Sabi ni Mavi, sabi ni Michelle, sabi ni Marivic Rosario ay hindi nagpapadaya. Pero sa ikalawa natin, oh yes, tama po si Julian at si Akia Libatike. Sabi din po ni Christine Joy ay hindi nagpapadala sa anunsyo. Very good. Para sa ikatlong bilang naman natin, tinitingnan ni Joyce ang expiration date ng mga dilata bago ito bilhin. So ito ay mapanuri. Very good si
Samara de la Cruz at si Richard Mayan. Sana tama yung pagkabigkas ko at pag-pronounce ko ng inyong mga pangalan. Alright, so ika-apat naman, hindi bumibili si Jeffrey ng mga bagay na hindi niya kailangan. Alright, ito ay correct. Dapat, sumusunod dapat sa budget. Tama po kayo. Ayan. Okay. So, dapat, pasok lang sa budget natin yung mabibilihin natin mga produkto. At sa ikalimang bilang, sinusuri ni Cherry kung ang presyo ng pantalong nais niyang bilhin ay angkop sa kalidad nito. Balance ba akma ba yung price doon sa kanyang kalidad ng produkto? Alright, tama po si Raj Baldidara. Ayan. So, ikalima natin ay dapat makatwiran dapat tayo, no? Dapat marunong na tayong sumuri doon sa produkto na ating binibili. Ayan. Kung kayong pagpipiliin grade 3, mapi 3 Riffy Kids. Kung kayo po ang pagpipiliin, sagot lang natin yung letter ha, A or B. Sa unang bilang, halaga na 149 pesos pero dalawa na toothpaste. O sa letter B naman, 160 pero dalawa na dalawa din ito pero dalawang tubes na din ng toothpaste. Pero halos magkapares lang din naman ang kanilang quality, no? At itsura ng toothpaste na ito. Tama ang sabi ninyong lahat. Ang gagaling si Elgini Mark, Julian. Very good. Ayan. Sa ikalawa, ayun, sorry, biglang napindot ko, no? Yung 50% off na t-shirt. Kasi nga po, mas makakatipid tayo sa t-shirt natin na to. Sa ikatlong bilang, ang 26 pesos ba na lapis o yung 19 pesos? Saan kaya tayo makakatipid na pasok sa ating budget? Ayan. Alright, tama po kayo. Mm-hmm. Correct? Sabi po nila, ito ay 19 pesos. Makakatipid daw sila sa 19. Kasi nga po, pasok din sa budget natin. Tingnan naman natin yung ika-apat na bilang. Ang letter A, murang sapatos pero madaling masira. Ay ka, letter B naman natin, mahal na sapatos pero matibay at tumatagal. Ano kaya ang pipiliin ninyo sa ika-apat na bilang? Sabi ni Mar Benedict ay letter B. Ayan. Sabi ni Princess Jen Pobre ni Christine ay letter B. Tingnan nga natin. Very good. Ang galing. Tama. Dahil kahit mahal itong sapatos na ito, pero tumatagal. Pero kung bibili tayo ng murang sapatos, tapos sa sunod na buwan, sira na din ito. So, lalo tayong mapapamahal doon. Diba? Bibili ulit tayo ng panibagong sapatos. So, doble ang gastos. Very good po yung mga sumagot ng ating number 4 question. Ikalima natin. Ayan. So, pares lang din naman ang presyo ng mga mansanas na ito. Anong kayang pipiliin ninyo? Yung tatlo peraso na worth 30 pesos o dalawang peraso na worth 30 pesos din? Kung kayo po ang pagpipiliin at bigyan ng chance na bumili ng apples, alin po kaya? Ayan. So, number 5 natin. Ayan. Very good. Ang sabi ni Jacob, letter A. Sabi ni Samara de la Cruz, letter A. Sabi naman ni Jasmine Castro ay letter A. Very good. Tama ang inyong mga sagot. Ayan, para sa ikagawain sa pagkatuto natin. Kung kaya ibibigyan ng 50 pesos ng inyong magulang, anong kaya ang bibili ninyo? Comment nyo nga, hamburger ba? Chicheria? Sopas? French fries? Soft drinks? O frappuccino? Alin po kaya dyan ang inyong bibilihin? Doon sa 50 pesos na ibibigay sa inyo ng inyong mga ng inyong magulang. Ayan. Mhm. Ayan, sabi ni Raj, sopas po. Sabi ni Julian, sopas. Ang sarap ng sopas, ano? Creamy sopas din, tama. Bakit hindi natin pwede bili ng chicheria? Unang-una, hindi rin ito nakakatulong sa kalusugan natin. Pero ang sopas ay siyempre ay
binubuo ito ng mga gulay at masustansyang ingredients o sangkap. Kaya mas pipiliin natin ang sopas. Ayan. Thank you. Yan, maraming salamat. Virgie, ayan, Iliana, alright. So very good. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng Health-Rific Badge dahil mahusay at nag-participate kayo ngayong araw. So very good po kayo dyan. So tandaan natin ha, ang kasanayan sa pagiging isang matalinong mamili at mamimili ay mahalaga upang hindi tayo o hindi natin masaya ang pera natin sa pagbili ng produkto at serbisyo. Tandaan din po natin yung anim na yon. Ito po yon. Ayan, ito yung mga katangian na dapat natin taglayin bago natin bilhin ang produkto. Alright? So, at syempre sa ating Mappy Trivia ngayong araw, comment nyo nga yung sagot sa Mappy Trivia natin. Babasahin ni Tutor Nathan yan mamaya. Ayan. Ang sagot sa ating Mappy Trivia ay syempre dapat tayo ay matalino. Very good. Huwag kalimutang i-share ito no sa aming Facebook page na output mo, i-share mo. Mappy 3 ito lang. I-send niyo po yan sa aking Facebook account. Ayan. At may chance po kayong ma-feature sa at next week o itong linggo na ito. Okay. At syempre, huwag kalimutang gumamit ng hashtag na hashtag Mappy 3 via at hashtag Mappy 3 Rific. Ayan. Ito po yung ating page, no? Na may kita niyo po sa Facebook. Ayan. So, i-search po yan sa inyong search tab. Output mo, i-share mo, Mappy 3 itulay. Maraming salamat, Christine Mar Benedict. Matalino daw po ang sagot. Very good. Ako po nga muli ang inyong tutor, Nathan. Huwag pong kalimutan every Tuesday, no? From 11 a.m. to 12 noon ang ating schedule ng Mappy 3. At syempre, huwag pong kalimutan ang pag-support sa ating DepEd Itulay, no? From Monday to Friday yan. Ayan, maaari po ako mapanood every Tuesday dito po. At syempre, abangan po si Teacher Nathan sa Math 3 sa DepEd TV soon. Ayan, so. Alright, so huwag po kalimutan ang inyong output. Maraming salamat po sa pakikinig. At syempre, mamayang hapon may mga nakalaang subject pa po tayo dyan. So, English po tayo mamayang hapon. Alright? Huwag pong umalis. Maraming salamat po. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!